opisyal na pahayag sa hindi tamang paglalarawan ng teritoryo ng Pilipinas sa mga imported learning materials. Ika-20 ng Enero taong 2022, patuloy na itinataguyod ng Kagawaran ng Edukasyon, DepEd, ang advokasya para sa probisyon ng tamang impormasyon sa ating mga mag-aaral base sa konteksto ng kasaysayan ng Pilipinas at sa mga may legal na batayan. Ang pagtuturo ng kasaysayan at ligay na impormasyon ay isa sa mahalagang pundasyon natin upang mahubog ang mga paniniwala, karakter, at pagmamahal sa bansa ng mga mag-aaral. Sa dami ng pagkukuhanan ng impormasyon, kabilang ang mga globo, mapa, reference books, storybooks, at katulad ng mga publikasyon, computer programs, at iba pang mga learning materials mula sa lokal o mga ginawa at inangkat abroad, nananawagan ang Kagawaran sa lahat ng mga individual, mga entidad, o mga institusyon na kukuha ng anumang learning materials na siguruhin na ang nilalaman ng mga material na ito ay nakaayon sa scientifically proven principles o napapaloob sa konteksto ng kasaysayan ng Pilipinas at mga claim nito. Habang tayo ay nananawagan sa lahat ng education stakeholders na samahan tayo sa pagpupursiging mabigyan ang ating mga mag-aaral ng tama at wastong kaalaman, pinaaalalahanan din natin ang lahat na maging maingat. Lubhang mahalaga na maingat na suriin ang mga naturang learning resources, lalo na sa mga inangkat na learning materials, na maaring naglalaman ng mga paglalarawan o impormasyon na hindi wastong sumasalamin o sa malala, ay taliwas sa kung ano ang Pilipinas, bilang bansa, mga paninindigan nito sa mga bagay na may kinalaman sa Philippine National Territory, historical accounts, at sa kultura, kaugalian, at tradisyon ng mga tao. Bagaman maaaring may ibang pananaw ang ibang mga bansa sa mga usapin na may kinalaman sa kanilang angking teritoryo, nararapat tandaan na tayo, bilang mga Pilipino, ay dapat kilalanin ang ating teritoryo na itinakda ng batas.